Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Ang tunay na kaibigan ay parang magnet. Sa bakal lang dumidikit, hindi sa mga plastic. Blessed a person who has one genuine friend in an era where we have thousands of unknown friends on our social media. Dear Mags FM, 1 Corinthians 15:33. Ang masamang samahan o barkada nagdudulot ng masamang impluensya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maiko. Ano nga ba ang depenasyon ng kaibigan? Kapag nakasalubong or nakausap mo lang ng isang beses ang isang tao, maituturing na ba siyang kaibigan? Kapag kasama mo siya sa trabaho o ka-churchmate mo, maituturing na ba siyang kaibigan? Bago pa man nagsusulputan ng mga social media, aminado akong uhaw sa atensyon at kaibigan. Siguro kaya nahirapan akong magkaroon ng friendship dahil sa pagdisiplina sa aking parents. Masasabi kong wala akong kaibigan during my childhood days. Dahil di ako nabigyan ng pagkakataong magkaroon. Sa halip kasi na makipaglaro, mas natuon ang buhay ko sa mga gawaing bahay at pagsasanay. Sinanay kami ng parents namin para sa pagtanda namin, ready na kami sa realidad ng buhay. Pag-uwi namin sa school at maging sa pagsimba, nakaset na. Kaya kapag may mga extra activities sa school, nalagpas na sa oras ng klase namin, hindi na ako makakasali dahil tiyak physical na parusa ang naghihintay sa akin kapag late akong makauwi. Since elementary until nag-college ako, loner talaga akong tao. Nahihirapang makipag-socialize. Siguro dahil introvert din akong tao. Kaya during high school at college ko, nahirapan talaga ako pagdating sa mga groupings or group activities, lalo na kapag sasabihin ng teacher na find your own group. Dahil maliban sa wala akong kaibigan, nahihiya din akong mag-approach sa mga classmates ko na sasali ako sa group nila. Lalo na nung nag-college ako, mas nabully ako dahil parang anino lang ako sa classroom. Tinawag pa nga akong weirdo hanggang sa nagkatrabaho ako. Unti-unti akong nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. May mga naging kaibigan ako sa trabaho. Pero pagkalipas sa mga taon, dahil hindi na magkatrabaho at wala ng komunikasyon, hindi na rin nag-work ang friendship. Minsan kapag magkasalubong, naiilang or may awkwardness na. So fast forward, nung na-deploy ako dito sa Saudi Arabia, nagkaroon ulit ako ng kaibigan, sina John Mark and Alvin. Pero mas naging solid ang pagkakaibigan namin ni Alvin. Marahil dahil alam kong totoo ang pakikitungo niya sa akin. Unang impression ko sa kanya is hindi ko to makakasundo. Kasi yung aura ng mukha niya, parang hindi ko ka-vibes. Pero umabot ng ilang linggo at buwan naming laging magkasama sa trabaho at accommodation, mas naging close kami. Parang nagkaroon kami ng sariling mundo na kami lang makakaintindi sa sitwasyon. Mas napabilib ako sa kanya dahil kaya niyang prangkahin ang isang tao, ma-negative man yan o positive thoughts. May mga pagkakataong hindi siya nag-a-agree sa mga thoughts ko at sinasabi niya agad ang point of view niya. Pero hindi ako na-o-offend or na-hurt kahit may pagkakataong hindi pareho ang pananaw namin sa isang bagay. Although mas ahead ako sa kanya ng 2 months, pero mas mature siyang mag-isip kesa sa akin. Lalong-lalo na sa mga desisyon niya sa buhay at love life. Sa kanya din ako humihingi ng advice, lalong-lalo na sa love life.
dahil sa mga testimonies niya na binahagi sa akin, na sinubukan ko ding in-apply sa aking buhay. At dahil nga doon, nagkabalikan ulit kami ng ex-girlfriend ko. Pareho din kami ng plano na pag-uwi namin sa 2026. Papakasalan na namin ang mga partners namin. Dahil we're not getting any younger anymore. We're getting older na. Kung magkakaroon man ng rewind ang aking buhay, gusto ko pa rin makilala at magiging kaibigan si Alvin. Sa maikling panahon naming magkasama, marami akong natutunan sa kanya. At marami din akong realization sa sarili ko. Isa sa natutunan ko sa pagiging magkakaibigan namin, na hindi sa lahat ng bagay, pareho kayo ng pananaw. Hindi dahil kaibigan ka niya, ay mag-a-agree na siya sa mga thoughts mo. At hindi dahil kaibigan kayo, dapat magiging kaaway din niya ang kaaway mo. Nakailang beses na din niya akong napagsabihan yan. Dahil minsan nag-cross the line na ako sa mga jokes ko. But I took it as a constructive criticism. Sa ngayon, we have separated na dahil nalipat ako sa Jeddah. At sa Riyadh naman siya. Halos 11 hours din ang biyahe from Riyadh going here. At sa ngayon, kahit abala na kami sa kanya-kanya naming trabaho, kapag may time, nagkakumustahan naman kami. Akala ko dati, mananatiling loner ako, Chin, at walang kaibigan. Kaya lagi kong tinatatak sa isipan ko na I don't need people because I can survive alone. Hindi totoo ang no man is an island. Pero ngayon nagbago ng pananaw ko. Dahil masarap ang buhay kapag alam mong merong kang kaibigan. May makikinig sa'yo. Minsan kasi, kailangan naman natin ang advice from them, lalong-lalo na sa mga kaibigan. Minsan, sapat na yung may makikinig sa mga hinaing mo sa buhay. Kay Alvin ko din natutunan na kahit we're live in social media era, or we live in social media era, kapag nag-uusap, nagkakwentuhan kami, di namin hinahawakan at tinitingnan ang aming mga cellphones. Nilalapag lang namin sa lamesa at nagkakakwentuhan lang kami. Minsan inaabot na kami ng mahigit 2 hours sa kakwentuhan. Kahit paulit-ulit ang kwento. Hindi na namin namamalayan ang oras dahil sa mga walang humpay na kwentuhan sa buhay. Hindi naman natin kailangan na maraming kaibigan. Sapat na ang meron ka kahit isa. Hindi naman kailangan na lahat ay kaibigan natin. But it doesn't mean na dapat maging kaaway din natin sila. We cannot always fit the puzzle. Maiksi lang ang buhay. Mag-focus lang tayo in making our circle rounder. Isa pa sa malaking realization ko is, before kasi gusto ko lahat ng tao kilala ako. Lahat ng tao friend ko. Lahat ka-close ko. At feeling ko, kailangan tanggap ako ng lahat. But as I grow older, na-realize ko na mas okay pala na maliit lang ang circle ko. And I don't need validation of approval from everyone. Less people, less drama. Less drama, less stress. And less stress equals more happiness. And at the end of the day, it's better to go for quality over quantity. Keep your circle small and rounded. The older you get, the fewer people you should associate with. Hindi natin kailangan ng marami, tapos magsisiraan din sa bandang huli. Few friends that can both cheer you up and brutally correct you when you've lost your sense of direction are more than enough. Okay lang, kahit konti. At least totoo. Di baling parang lata na maingay. At least alam mong ang pakikitungo sa'yo ay tunay. Sa realidad ng buhay, hindi lahat kaya tayong intindihin. Masakit pero yun ang totoo. Kaya yung
Isang mas mahalagang bagay na dapat nating ingatan ay yung mga taong tunay na nakikinig. Yung mga taong pili tayong iniintindihin, lalo na kapag tayo mismo yung hindi makaintindi sa sarili natin. Kwento mo lang, kaibigan, masaya o malungkot, makikinig ako na walang halong panghusga. Pero always remember, hindi lahat ng kasabay nating gumagala, kasabay nating kumakain, at tumatawa ay matatawag ng tunay na kaibigan. Remember the story of Jesus Christ. Si Judas o Judas na isa na tinuring niyang kaibigan at tinalikan pa siya. Nagawa nga siyang traitorin. Kaya maging alisto tayo sa tinuturing nating kaibigan. Mabilis nang makahanap ng kaibigan ngayon. Isang click mo lang sa internet, magkakaroon ka na ng kaibigan. Pero ang tanong, gaano mo ba sila kakilala? Hanggang dito na lamang po ang aking liham. And please play the song Tropa by Shakol, Awit ng Barkada, and One Friend. Ang inyong kamax, Maiko. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Magsefel, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas tres ng hapon, sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.